nangyari ang kasi ang Kapa, 'di ba, mayroong pending case sa korte. Hayaan na natin yung pending case doon sa court. Ano man magiging decision noon. At saka doon sa case doon sa sa advisory ng SEC, advisory ng bangko ng BSP. Wala mo tayong dapat ipag-alala doon dahil tayo ay religious organization. Totoo po 'yun na wala tayong in-applyan na tawag nito na parang secondary permit as the required. Kasi nga, religious organization nun tayo, to be it na lang. And Kapa Ministry, we stand as non-monetary transaction. Yun sa lahat ng mga branches natin, next week, magkakaroon ho tayo ng ministry program. Kaya sa mga members ho natin, dapat imag-attend ho kayo doon sa kung saan kayong branch na malapit para sa information drive, mga impormasyon na kailangan ninyong malaman. At mayroong maliban sa information drive, mga impormasyon na kailangan ninyong malaman, magkakaroon din po tayo ng orientation drive sa mga branches ho natin, mga kapamilya. Alas 8 ng umaga ho yan. So wala munang anumang transaction na mangyayari sa Monday. Ang importante maintindihan nyo po kung ano yung mga impormasyon para ho sa inyo yan, mga kapamilya, kasi magkaroon tayo ng information drive. Again, orientation drive sa lahat ng mga branches ho natin, alas 8 ng umaga. Yan po yung pinaka-anunsyo natin from the management and the legal team. Alas 8 ng umaga. Mamaya na tawag. Alas 8 ng umaga, September 2. Lunes po yan. Meaning, September 2, alas 8 ng umaga, para sa opening ho ng Kapa Ministry International Incorporated. So yun yung opening ha, September 2. Wag maiinig dahil ganyan. Tapos na usapan, may tanong pa ba? Gutom na ako eh.